Nga po, ang DOST-FTRDI tulad ng iba pang ahensya ng gobyerno ay patuloy na gumagawa ng paraan para kahit papaano naman po ay makatulong tayo sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. May mga technologies po kami na ino-offer sa inyo. May mga technologies nga po kami na na-develop nitong panahon pa lang ng pandemya para makatulong na makaiwas tayo sa COVID-19. At may mga serbisyo pa rin po kami na patuloy na inilalapit sa ating mga kababayan. At isa nga po sa mga ito ay ang training webinars tulad ng ating inaatinan sa mga oras na ito. Ang training webinar po ng DOST-FTRDI ay nagiging posible sa pamamagitan po ng Training and Manpower Development Services Section or TMDSS under ng Technical Services Division. Ang TMDSS po ay pinamumunuan ni Dr. Maria Shelvito G. Siladan. Kasama po diyan ang mga foresters na sina Forester Sinaida R. Reyes, Forester Moreno L. Santander Jr., Forester Jennifer P. Arcebuche, Forester Juriel S. Payuan, at Forester Christian R. Amante. Yes po, kung makikita niyo po sa inyong screen, ako lang po ang hindi forester sa kanila. Iba po ang aking field, pero hindi po yun hadlang ang pagkakaiba-iba po namin ng mga experiences. Actually, ay naging tulong pa para mabuo po natin at patuloy na maibigay sa inyo ang training webinars na katulad po ng ginagawa natin sa ngayon. Medyo bago po kami dito, pero ginagawa po namin ang aming best para po makapagbigay po sa inyo ng magandang serbisyo at malapit pa rin po sa ating mga kababayan ang mga teknolohiya ng aming opisina. At para po sa umagang ito, ang atin naman pong resource person para sa skeletonized leaves processing, I'm sure para po sa mga sumusubaybay sa DOST-FTRDI, familiar na po kayo sa kanya. Baka po napanood na siya sa television o kaya naman po ay napakinggan sa mga radio interviews o nabasa sa mga online write-ups. Bakit nga ba po hindi? Ang ating speaker ngayon ay isa sa mga in-demand na personalidad ng DOST-FTRDI. Dahil iba-iba po at marami po siyang teknolohiya na isa po siya sa mga subject matter specialists. Siya po ang aming specialist pagdating po sa bamboo frame face shield. Isa po sa mga in o in-demand din popular na teknolohiya ng FTRDI sa mga panahong ito. Sa mga kapatid po natin sa DOST Regional and Provincial Offices, malamang nakasama niyo na po siya patungkol naman po sa handmade paper production o kaya ay patungkol din sa topic na pag-uusapan natin ngayong umaga. Bukod po dyan, may mga proyekto din po siya at programa both in-house and outside funded ng aming opisina na patungkol sa pulp and paper. Sa kasalukuyan po, isa siyang Senior Science Research Specialist sa ilalim ng Pulp and Paper Product Section ng Technology Innovation Division. Graduate po siya ng BS Forest Products Engineering at ng MS in Environmental Science. Pareho niya pong kinuha ito sa University of the Philippines, Los Baños. So ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you our resource person for the fossilized or skeletonized rather, skeletonized leaves processing, Engineer Cesar O. Austria. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang to, ang tuturo ko po ngayon ay ang tungkol sa paggawa ng skeletonized leaves. So ako nga po pala si Engineer Cesar O. Austria, isa sa mga researcher dito sa Forest Products Research and Development Institute. So, konting kaalaman lang po ang tungkol sa dahon. Alam po natin ang dahon ngayon, ang dahon ay ginagamit ng mga halaman para sa kanilang proseso ng photosynthesis kung saan sila ay nag-absorb ng carbon dioxide at sila ay nagre-release ng oxygen. Ngayon, pag naglaon, itong mga dahon to ay naglalagas o nalalaglag at madalas sila ay nabubulok at nagiging nutrients o pataba sa ating mga lupa. Ang dahon ay may mga parte. Ito po yung tinatawag natin, petiole, veins, margin, midrib at apex.
So makikita nyo dito, ito yung ating parte ng mga dahon. So sa paggagawa ng skeletonized leaves, ang ating pinagtutunan ng pansin ay yung pinaka main vein na tinatawag o yung pinaka skeleton ng dahon. So yung green leafy pulpy substance ay nawawala dyan sa paggawa ng skeletonized leaves. At ang natitira ay yung tinatawag natin thin-walled parenchyma and epidermal cells. So dito sa larawan to makikita nyo ang mga ang tsura ng tinatawag nating thin-walled parenchyma and epidermal cells. So dalawang pamamaraan ng pag-skeletonize. So siyempre ang una ay yung conventional o yung natural decomposition. Kung saan inahayaan natin ang natural na proseso para siya ay ma-skeletonize. Malimit, ito ay nabubulok sa pamamagitan ng mga insekto or uod or kung minsan, pinababayaan natin sa paggamit ng forced decomposition or modified or post-decomposition. So ano yung mga ginagamit naming materials? Sa proseso ng modified or forced decomposition, gumagamit kami ng mga stainless steel pot sa pagluluto. So stainless steel dahil gumagamit po tayo ng chemical kung saan ay pwede makasira to sa ordinaryong kaldero natin na ginagamit sa bahay. Kaya kung maaari ay pwede tayong gumamit ng tinatawag natin stainless steel pot. Lumang toothbrush ay ginagamit natin sa pagtanggal ng mga pulpy substances. Or kung wala tayong toothbrush, pwede tayong gumamit ng mga lumang pangskoba ng sapatos o yung shoe brush. At isa sa pinaka-chemical na ginagamit natin ay tinatawag ng sodium hydroxide. Sodium hydroxide o caustic soda, or ito ay malimit mabibili nyo sa mga drugstore o yung tinatawag natin mga liquid sosa, ito ay ginagamit sa pag-skeletonize para mapalambot or para mapabilis ang pagpapalambot ng ating mga fibers habang ito ay niluluto. Gumagamit din tayo ng calcium hypochlorite or hydrogen peroxide or yung tinatawag natin as bleach o yung pampaputi. Ito ay para lalo natin mapa-improve ang kalidad ng ating mga dahon or skeletonized leaves. So sa pagkukulay naman, tayo gumagamit ng mga ordinaryong jobos or yung dye stuff or paper dye or anything any dyes na pwede natin gamitin sa ating pagkukulay. So ito ay ginagamit natin para mas lalong mapatingkad ang ating mga skeletonized leaves. Ngayon, para sa protection ng ating mga kamay, ay gumagamit tayo ng gloves or plastic gloves, pwede rin rubber gloves, kasi may mga certain chemicals na ginagamit kami sa pag-skeletonize na maaaring makasugat o maka-apekto sa ating kamay. At face mask, so ang face mask ay hindi lang ginagamit sa panahon ng pandemya, ito'y ginagamit din natin sa pagluluto or sa paggagawa ng skeletonized leaves. Dahil dito ay, ito kasi ay para mapigilan natin o pagsinghot ng mga nakakalasong mga chemicals katulad ng caustic soda. So, ang skeletonizing is isang proseso na medyo napaka-tedious o napaka-hirap. At kailangan natin ng malaking pasensya para makuha natin yung ating minimithing produkto. So, kung makikita nyo rito sa larawang ito, ay mga kababaihan ang ating mga iniempleyo o ating tinitrain para mas madali sila makagawa ng skeletonized leaves. At sinasabi nga nila, mas mahigit na mas pasensyosa ang ating mga kababaihan. So para magkaroon lang kayo ng idea, ito yung mga idea na aming ginawa sa aming ahensya, katulad ng durian, ang dahon ng durian na ating kinakain ng bunga, ay makikita nyo ang dahon niya ay pwede natin gawing skeletonized leaves. So makikita to sa lugar ng Mindanao, particularly sa Davao. So yung butri naman, or Ficus religiosa, isa siyang puno or isang rubber tree na madalas natin nakikita dito sa, kung kayo ay taga Maynila, makikita nyo ito'y tumutubo sa mga simento, sa mga pader, or kung dito sa Rojas Boulevard, ay makikita nyo itong mga puno ito. Ito yung tinatawag nating
butri or ficus cellulosa. Pwede rin natin gamitin ang mga dahon ng kalamansi. Pero ang kalamansi po ay medyo may kahirapan dahil napakalambot ng kanyang mga midrip or yung mga veins niya. At ang lansones, hindi lang prutas ang kinakain sa lansones, pero ang ganyang dahon ay pwede natin i-process at meron siyang matitigas na dahon at rigid yung kanyang tenations. So pwede rin siya. At ang mangga, pwede natin gamitin, ganun din po ang rambutan. At sa mga fast-growing species naman po, ang mahogany o isang commercial tree species na ating tinatanim, ay pwede rin natin gamitin ang kanyang dahon para makagawa tayo ng skeletonized leaves. At ang ating tinatawag na national tree, ay ang nara, eh makukuhanan din natin ng magagandang hubog ng skeletonized leaves. So ano-ano po ba ang mga gamit ng ating mga skeletonized leaves? So marami po siyang pwede siyang paggamitan. Unang-una po dito ay pwede natin siyang gamitin as stationery or greeting card. And then pwede rin natin siyang gamitin for scrapbooking accessories. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, ang mga kabataan at yung mga naiiwan sa bahay, eh maaari tayong gumawa ng mga scrapbook kung saan pwede natin gamitin ang mga ating skeletonized leaves. Pwede rin natin siyang gamitin as art material sa mga novelty items katulad ng mga shadow boxes or yung mga handbags or boxes or yung mga photo albums. Pwede natin siyang gamitin pang decorate. At isa sa mga aming pinopromote ay ang paggamit ng skeletonized leaves sa paggawa ng honey paper. So ginagamit natin siya as accenting material sa paggawa ng mga tinatawag nating honey paper and paper products. At isa sa pinaka magandang gamit ng ating skeletonized leaves ay ginagamit natin to as accenting or decorative material sa paggawa ng mga glasswares, furniture, and handicrafts. So makikita niyo dito sa baba kung saan ginagamit na pang-accent ng mga dahon sa mga lampshades at other decorative materials. At sa region 2 po, sila po ay gumagamit ng fossilized or skeletonized leaves kung saan gumagawa sila ng mga fossilized flowers. So makikita nyo po dito yung rose, ito po ay gawa sa fossilized leaves. Ito po ang iba pa mga sample products na aming kinapture sa pamamagitan ng internet. At kung kayo ay willing mag-undergo ng training, dito po sa aming FPRDA website kung saan may mga tinuruan kami mga kabataan at mga kababaihan sa lugar ng Salcedo, Ilocos Sur, kung saan nakagawa sila ng iba-ibang disenyo gawa sa skeletonized leaves. At nung mga nakaraang taon, nung wala pa ang pandemya na sa Pilipinas, ang Bohol, pamamagitan ng aming Provincial Science and Technology Office Director, ay nagkaroon sila ng interest kung paano i-utilize yung mga cacao leaves dahil alam natin na ito ay napabayaan lang mabulok sa ating mga cacao plantation at nagawa namin ng paraan kung paano i-utilize to at ito ay ginawa namin skeletonized leaves. So makikita nyo dito sa bandang kanang parte ng presentation, makikita nyo yung mga nagawa namin produkto kung saan ginamit namin pambalot sa mga novelty boxes at ginamit namin siyang as accenting material sa mga lampshades and lanterns. At sa gitna po, makikita nyo po yung actual na proseso ng paggawa ng skeletonized leaves. At yun lang po, at kung may karagdagan kayong katanungan, mangyari po ay kayo sumulat sa aming ahensya, sa Forest Products Research and Development Institute, na matatagpuan po kami sa Los Baños, Laguna. Maraming salamat po at abangan nyo po yung Level 2 ng aming training sa skeletonized leaves. Thank you. Maraming salamat po, Engineer Astria. Maigsi pero informative po ang kanyang presentation patungkol sa skeletonized leaves processing.
nakita po natin yung ibang samples na pinakita niya. Ang gaganda po, ano po, parang interesting talaga. And I'm sure marami na po kayong iniisip na tanong. Maaari niyo pong isulat ang inyong mga katanungan sa ating chat box dito sa ating meeting room. Pero bago po tayo pumunta sa ating open forum, panoorin lang po natin saglit ang maigsing paalaala para patuloy tayong makaiwas sa COVID-19. Ayan po, patuloy po tayong mag-ingat dahil patuloy pong tumataas ang positive cases sa ating bansa. So, patuloy po nating gawin ang mga protocols para po makaiwas po tayo sa COVID-19. Paalala lang po muli sa mga hindi pa po nakakapagsulat o nakakapaglagay ng kanilang pangalan at email address sa ating chat box, makikilagay lang po. Ito po ay para po sa ating Certificate of Participation na ipamibigay po after nyo pong masagutan ng evaluation form. Nasa chat box na rin po ang ating evaluation form link. Makiki-click lang po nito para po makapagsagot. At para po sa overall rating ng ating evaluation form, maaari po natin itong lagyan ng 5 bilang pinakamataas at 1 bilang pinakamababa na level ng inyong satisfaction sa ating training webinar ngayong araw. Pwede rin po kayong maglagay ng mga 4.5 o kaya 4.9 kung gusto niyo po. Maraming salamat po. So, bago po tayo magbasa ng ating mga tanong, kukumustahin ko lang po sana si Engineer Cesar. Sir Cesar, kumusta po kayo? Hi, hello March. Good morning. Good morning po, sir. Ready na po ba para sa tanong ng ating mga participants? Okay po. Sige po. Sir, para po sa unang katanungan, kanina po ay ipinakita ang mga iba't ibang dahon na ginawang skeletonized leaves. Bukod po doon sa mga yon, sir, ano-ano pa po kaya ang iba pang dahon, yung uri ng dahon na pwedeng gamitin para sa skeletonized leaves processing? Okay, magandang katanungan yan, Ms. March. So, tulad ng mga nabanggit ko kanina, unang konsiderasyon pag tayo mag-skeletonize ng dahon ay yung tinatawag natin rigid yung venations. Ibig sabihin, matigas at makapal yung kanyang mga skeleton or veins. So yun yung number one consideration. Saka we have to consider yung maturity rin ng dahon. Kailangan medyo magulang na yung mga dahon, pero not necessarily na sila yung natuyo na or bumagsak na sa puno. So kailangan medyo fresh pa yung dahon, pero as much as possible sila ay fresh. So yung mga dahon na kinukonsider natin for skeletonized leaves production, marami tayong makukuha dyan. Bukod sa binanggit ko kanina, pwede rin tayo gumamit ng mga dahon na malalaki, yung mga medyo maliit. In fact, sa Cagayan de Oro, ang ginagamit nila dahon ng sampalok. So, nagagawa nilang skeletonized leaves. Pero they're using the natural process. Gumagamit din yung iba ng tinatawag nating para rubber o yung pinagkukuhanan natin ng dagta ng puno para gamitin rubber tires. So marami, ang main consideration is we really not consider yung venations ng dahon. So mas maganda mag-ikot-ikot lang kayo sa inyong hardin o sa inyong paligid at kung may makita kayong mga skeletonized na puno, ay kung po pwede ay itry nyo sa pamamagitan ng caustic soda or yung mga chemicals na panluto, doon natin makikita kung ano yung mga dapat gamitin.
So maraming salamat po. Salamat po. So yun po, marami po tayong uri ng dahon na pwedeng gamitin. Another question po, sir. Ito, nagkamali na rin ako dito nang banggit kanina. Ano daw po ba ang pagkakaiba ng skeletonized at fossilized leaves? So, okay. So, noon pa man, nagkakaroon na talaga ng parang konting katanungan dyan. Bakit nga, ano ba yung pinagkaiba ng skeletonized at fossilized? So, before, ang term lang talaga lahat dyan ay fossilized leaves. Pero yung fossilized leaves, this was introduced dito sa Region 2, yung gumagawa ng mga fossilized flowers, kung saan ay ang fresh or yung laman ng dahon ay kanilang hindi tinatanggal. So mapapansin nyo, no, sa mga fossilized flowers, eh medyo intact pa yung kanyang pinaka-fresh. So unlike sa skeletonized leaves, ang focus natin is matanggal yung kanyang laman or yung pinaka-parenchymatous cells na tinatawag. So yun yung malaking difference ng fossilized at skeletonized leaves. So basically, ang skeletonized, it's more on yung venations ang nakikita natin. So maraming salamat. Thank you po. Related din po dyan, sir. Dahil nabanggit na rin yung flowers kanina, parang ganon. May tanong po si Ma'am Mariel Aringo. Question po, posible po bang gumawa ng skeletonized flowers gamit po mismo yung bulaklak, hindi po yung pinagsama-sama lang na skeletonized leaves? Tulad nun ang nabanggit ko kanina, skeletonized leaves po, as much as possible, meron tayong nakikitang venations doon sa ating raw materials or dahon. So, sa bulaklak po, ay basically wala ko tayong makikitang veins yan or venations. So, hindi ko siya pwedeng i-skeletonize. So, pag ito po ay ating niluto, most likely po ay ito ay malulusaw sa pamamagitan ng ating caustic soda. So, ang mga bulaklak po ay hindi pwede gamitin skeletonized leaves. Maraming salamat po. Salamat po, Engineer Cesar. Yun po, ang main po na consideration talaga ay yung venation o yung mga veins. Tama po ba sa pagpili kung sino po o alin po ang ating skeletonized? Another question naman po, galing po sa, para po pala sa mga concerns natin tungkol sa evaluation leak, nag-post na po ng bagong evaluation leak, nagpasensya na po sa konti kung pagkakamali ito o sa glitch po ni ito. Anyway, another question po is from Sir Joey Pierre Lago. Hello sir, big thanks po for this webinar. Question lang po, tungkol sa detailed procedure ng pag-skeletonize ng leaf, mixture po ba ng caustic soda and bleach sa kapo water? Ano po kaya ang ratio? Thank you po, sir, for your response. Okay. So, sa darating na Webes, kami po ay magkakaroon ng level 2 ng aming skeletonized leaves technology training. So, dito po ay aming ilalahat ang step-by-step procedure kung paano namin siya ginagawa. So, ito na po yung detalye ng aming pag-skeletonized leaves. So, mapabanggit din namin dito kung ano yung mga chemicals at paano siya ginagamit. At kung meron mang mga ako na miss out, mami-miss out sa training sa Webes, ay mangyari yung pong inyong itanong. Maraming salamat po. Thank you po. So yun, para naging teaser na rin po ito ang katanungan ko para po sa atin pong training webinar sa Webes, August 27, kung di po ako nagkakamali. Level 2 po ng ating skeletonized leaves processing at doon po ay makikita natin ang step-by-step procedure paano po ito ginagawa. So, kita-kits po ulit tayo doon. Another question po from Ma'am Hani Mangubat. Meron po akong nakikita sa sementeryo ng mga skeletonized leaves. Ang question ko po ay, ano pa po ang ilalagay ko para ma-process ito para maging maganda? Okay. So, kung tutusin po, yung nakita nyo sa tabi ng simenteryo or malimit po, ito po yung mga nabababad sa tubig, ito po yung tinatawag na natural process of skeletonization. So, ito po yung madalas natin nakikita kung ang dahon ay napapabayaan natin nakababad sa tubig at hinahayaan natin ang natural na proseso para siya ay ma-skeletonize. So, kung ako po ang inyong tatanungin, mas gugustuhin ko po na huwag na natin itong
iproseso pa at hayaan na lang natin yung natural process. But kung gusto niyo po ma-fast track o mapapabilis po yung pag-skeleto knife, eh pwede niyo pong iluto po siya uli sa pamamagitan ng caustic soda, pero this time, eh mas kakaunti po ang ating ihahalo. Kasi sa totoo lang po, ito pong mga dahon na ito ay parang na-skeletonized na po. So ito po yung natural process ng skeletonization. Salamat po. Thank you po ulit, Sir Cesar. Ayun po, may nag-request po, sana daw po ay makaregister din sila o magkaroon din sila ng leak para po sa skeletonized leaves processing level 2. Kanina po ay na-flash po natin at mamaya po ay babalik po ang ating invitation para po dito. Hanggang mamayang hapon po ay open pa po ito para po makapag-register po kayo. Yung proseso po na ginawa ninyo para po makapag-register po sa level 1, ganun din po ang gagawin ninyo. May i-click po na link and all para po sasagot po kayo ng background information para po mabigyan po kayo ng link sa ating training webinar sa Webes. So, meron din po akong nakita pang isa pang tanong. Aha. Wait. Ayun po. Para po sa mga nagtatanong sa link. Actually, nasagot na rin po. Ay, ito po. Meron po tayong isa pang tanong. Sir, ano-ano po ba ang pwede pang paggamitan ng skeletonized leaves? Baka po pwede po kayo magbigay ng mga sample para po dito. Sa darating po na Webes, tulad po ng aking nabanggit kanina, ay doon sa aming training, ay marami po kami papakita pa ng mga produkto na maaari natin magawa from skeletonized leaves. Actually, if you are an artist, napaka-wide po ng ating pwedeng paggamitan ng ating skeletonized leaves. Especially into, if you are into handicrafts, so maraming mo siyang pwedeng paggamitan. Kasi it is more of an accenting material sa mga handicrafts na ginagawa natin. So, kailangan palubigin lang natin ang ating kaisipan para mas lalo natin magamit itong mga skeletonized leaves na inyong magagawa. Yun lang po. Salamat po. Sa kasalukuyan po ba, sir, meron na po ba tayong kilala na kumpanya o kahit mga small scale na gumagawa nitong skeletonized leaves? As of this time, mostly ang mga gumagawa ng skeletonized leaves ay yung mga nasa handicraft business, especially yung mga nasa handmade paper industry. Unang-una dyan, dito sa Cagayan de Oro Handicraft. Meron din sa Shopee o sa Salay Handicraft, Handmade Paper Incorporated, sa Misamis Occidental, sa Mindanao, sa Central Mindanao, kung saan inilalahok nila o hinahalo nila ang skeletonized leaves sa paggawa nilang handmade paper nila. So, it actually acts as an accenting material. So, hindi siya hinahalo per se sa papel, pero siya'y pinande-decorate lang nila. At yung mga gumagawa ng lampshades, dito sa parting Davao, merong mga gumagawa po ng lampshades, ang kanilang ginagamit ay mga skeletonized cacao leaves. So makikita nyo later on yung mga tsura ng mga cacao leaves na ginamit nila at paano nila inilagay ito sa mga lanterns at lampshades na kanilang ginagawa. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Sir, regarding naman po sa tagal ng pagluluto o pagpiprepare nitong skeletonized leaves, nagmamatter po ba ang uri ng dahon dito kung siya may malalaki o maliliit o ano po ang mga consideration sa pagpiprepare po sa pagluluto po ng dahon? Yes, tama ka dyan, Ms. Marge. Hindi lang sa laki o liit ng dahon mo makikita. Unang-una yung species o yung dahon na ginagamit mo. Kasi hindi komot parehas ang itsura ng dahon at parehas ang kapal nila at parehas ang laki, eh masasabi mo na parehas ang oras ng pagluluto nila. Oras ng pagluto at yung dami ng chemicals na ginagamit. So lahat po ito ay aming pinag-aralan sa aming ahensya na kada isang dahon na aming pinag-aralan noon, eh may kanya-kanya siyang kondisyon para siya ay maproseso bilang isang skeletonized tree. So, kunyari lang po, isang ehemplo na ang gusto kong banggitin, dahon ho ng guyobano, kung ito po iluluto nyo sa 5% na caustic soda,
Ito po ay maluluto po sa 15 minuto. Kung dahon po ng kakao na nakikita nyo, kahit siya ay maliit pero siya ay matured, eh aabutin po siya ng 4 hanggang 5 oras para maitong maiproseso. At ang maging resulta ay ganun to, skeletonized leaves pa rin po, o skeletonized leaves, pero yung proseso nila ay magkaiba. So, hindi, bawat dahon ay may kanya-kanyang katangian. Maraming salamat po. Ito din sa dahon talaga, sir. Ano po, may tanong din po si Ma'am Rachel Apales. Question po, kung gagamitin po yung natural process, mga ilang days po kaya ang aabutin para po makapag-skeletonize ng dahon? Tama po kayo dyan. So usually po, ang proseso kasi ng natural process ng skeletonized leaves production, it would take about 3 to 5 weeks o mula 3 hanggang 5 linggo para siya ay mabulok at matanggal yung kanyang mga laman. So kaya medyo natatagalan yung iba pag gumagawa ng skeletonized leaves at kanyang pamamaraan. Ngunit, ang kagandahan po nito ay mas sigurado kayo na hindi masyado napokwersa yung ating mga dahon. At lumalabas na mas matibay po ang proseso ng natural process kasi dahan-dahan po o unti-unti pong natutunaw yung mga laman ng ating mga dahon. Subalit kung gusto mo naman madali ang production, ay yun po ang aming ini-introduce sa inyo o yung artificial method of skeletonized leaves production. Salamat po muli. Another question po from Sir Michael Molina. How about ang dahon ng rubber tree? Ilang minutes po ang pagluluto? Salamat po. So, ang rubber tree po ay maraming klaseng rubber tree. So, ang aking binabanggit po na rubber tree, ito yung tinatawag nating para rubber. Or ito po yung dahon na nakikita natin sa parting Mindanao kung saan ito yung kanilang tinatanim sa mga malalaking plantasyon at kinukuha na nila ng dagta. Baka ang iisipin ng iba na ang rubber tree na binabanggit ko ay yung ornamental na rubber tree. So medyo magkaiba po ang ornamental rubber tree doon sa rubber tree na ginagamit sa Mindanao. Ito pong ornamental, ito po yung mga ficus varieties. Sa Mindanao po ito yung ibang varieties po yon. So, ang ginagamit po namin o yung ginagamit na rubber tree na sinatawag ay yung galing sa Mindanao. Pero kung tutusin po, pwede nyo rin po itry yung mga ornamental rubber trees natin. Inaabot lang din po siya ng mga mula 15 minuto hanggang 1 oras. So, ito po ay makikita nyo sa proseso pag ito yung niluluto nyo na at inyong tinitest kung sapat na ba ang luto sa dami ng chemicals, sa tagal ng oras, at paano nalusaw o paano natunaw yung laman ng mga dahon. Maraming salamat po. Salamat po muli, Engineer Cesar. Kaya po pala, ganun ang interest ni Sir Molina sa rubber tree, sa mga dahon ng rubber tree, ay nakasama na po siya ng ilan nating mga kasamahan sa PMDSS sa rubber production NC2, yung first batch daw po. So, another question po ay galing naman po kay Ma'am Bea Punsay. Hello, question po. Pwede din po ba ang malalaking dahon sa paggawa ng process po ng pag-skeletonize? Katulad po example sa dahon ng palm. Or gagana lang po siya sa mga maliliit na dahon po. Salamat po. With smiley. Yes. Pwede po tayo gumamit. Pwede natin itry. No? Although sa aming side po kasi, hindi pa naman namin na-explore lahat yung mga dahon na meron dito sa ating kapaligiran. So, sa side mo namin, inuna lang mo namin yung mga maliliit na dahon na readily available sa ating mga kapaligiran. Pero kung kayo po ay susubok, mangyari po yung subukan nyo po at wala naman masama mangyayari kung inyong pag-eksperimentuhan yung mga malalaking dahon. Katulad po dito sa aming lugar, sa Mount Makiling, eh, ito po yung napakalaking herbarium, isang malaking kagubatan na puro dahon na makikita. So, hindi po ako namin na-explore lahat ng aming mga dahon dito. So,
Kung kayo po ay magkaroon ng interes sa mga malalaking dahon, pwede niyo pong pag-eksperimentuhan po ito sa pamamagitan ng paggamit ng caustic soda. Salamat po. Thank you po. Pwede po tayong mag-try yun po. Imagination po natin yung limit natin dito kung paano po una, kung saan po natin gagamitin ang skeletonized leaves at kung ano-ano po yung dahon na pwede natin gamitin. Meron po, sabi po pala ni Ma'am Bea, anahaw daw po pala, hindi daw po pam. Okay po. So maraming salamat po. Nakikita po namin sa ating chat box ang interest po ng ating mga participants sa level 2 ng ating skeletonized leaves processing. So muli po, iniimbitahan po namin kayo sa level 2 po nito sa darating pong Webes, August 27. Parang wala na po tayong question. Lahat po yata ng mga bagay na tumatakbo-takbo sa isipan ng ating mga participants ay nasagot na ng ating resource person ngayong umagang ito. So, ayan po, nasa screen nyo na po ang ating pong invitation. Hanggang mamaya pong hapon ay maaari pa rin po kayong mag-register para po sa level 2 ng ating skeletonized leaves processing. At mag-invite din po kayo ng inyong mga kakilala. Yung first 100 participants po ang ating pong entertain. At ganun din po para sa mga hindi pa po nakakapagsagot ng ating evaluation form, nakikiklik lang po ng ating link, nakikisagutan po ito, kailangan po ito, kasama na rin po ang background information dun sa registration nyo po, ng mga impormasyon para po mabigyan po namin kayo ng Certificate of Participation. Sa overall satisfaction nyo po sa ating training webinar, maaari nyo pong lagyan ng 5 bilang pinakamataas at 1 po bilang pinakamababa. Pwede rin naman po yung mga decimal, like 4.5, 4.75, pag lang po sanang 4.1001, medyo nahirap na pong i-compute yun. So maraming salamat po. At bago po tayo magpaalam, gusto ko lang po sanang tingnan ng kanyang tips o huling mga mensahe ang ating resource person, Engineer Cesar Austria. March, sorry Ms. March, medyo may internet connection dito sa office. Anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw nito at muli, iniimbitahan ko kayong makinig sa darating na Webes upang ating balikan ang mga ang actual na proseso ng paggawa ng skeletonized leaves. At sa ngalan po ng aming ahensya, ako po ay nagpapasalamat at inyong binigyan ng oras itong aming first level na skeletonized leaves production technology training. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Engineer Austria, at sa atin pong mga participants. In behalf of our Director, Director Romulo T. Aganan, ganun din po sa aming hepe, sa aming section, si Dr. Maria Shelito G. Siladan, paus-puso pong nagpapasalamat ang aming buong team sa patuloy nitong pagtangkilik sa mga training webinars ng DOST-FTRDI. At watch out po, dahil po magkakaroon po kami ng massive training webinar patungkol sa bamboo frame face shield. Siguro po nakita niyo na po ang aming bamboo frame face shield. At yes, si Engineer Austria din po ang ating resource person doon. Makikiabangan lang po sa mga announcements namin sa aming FB page kung kailan po makakapaschedule ito. Pero sigurado po, marami pong ma-accommodate at sigurado din po magiging maganda rin po ang pag-uusap natin patungkol dito. So muli po, maraming salamat po. At kung meron pa po kayong katanungan o ibang concern, you can always write us. Address to our director, Director Romulo P. Agangan. Nasa inyo pong screen ang aming mga contact details. Maraming salamat po muli at patuloy pa rin po tayong mag-ingat para po sa COVID-19. God bless us all.